Maris POV. Mabuti na lang at nagkasya ang natirang barya ko para pamasahe patungong San Agustin. Binaliwala kong labis-labis na sakit na nararamdaman sa kagustuhang makausap si Jace. I deserve an explanation, lalo na ngayong nagbunga ang ilang beses na may nangyari sa amin. Sa kung bakit hinayaan niyang umabot kami sa ganung punto kung niloloko niya pa lang ako. Sakay ng bus ay bumiyahi ako ng ilang oras bago makarating sa San Agustin. Buong loob akong dumiretso sa unit ni Jace, ngunit nadismaya lang ako lalo nang maabutan ko itong nakasarado. Nakita kong kahapon pa yun umalis, Marie. Hindi pa naman umuwi. Hindi ba nagpaalam sa'yo? Ani Mang Jun. Nangungupahan sa katabing unit ni Jace. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng lahat na nangungupahan dito ang status namin ni Jace. Kaya ramdam kong pagtataka sa mga mata ng matanda. Mapait lang akong ngumiti at hindi na nagsalita dahil mas dumoble lang yung sakit. Hindi na ako nagtagal at nagpaalam na rin sa matanda. Sunod kong naisip na puntahan ay si Mrs. Pascual. Balak kong hiramin ang susi para makapasok sa unit. Idadahilan ko na lang nakukunin ko yung mga gamit ko. Kahit ang pinakadahilan naman talaga ay gusto ko lang magkalkal sa mga gamit ni Jace. Nagbabaka sakaling makahanap ako ng kasagutan. Umalis si Jace? Saan naman siya pumunta? Nag-away ba kayong magsyota? Sunod-sunod na tanong ni Mrs. Pascual matapos kong sabihin sa kanya ang sadya ko. Naiiyak na naman ako. Hindi ko mapigilan ang sariling maging emosyonal. Maayos naman po kami noong umuwi ako. Katunayan, nagkausap po kami. Sa tawag na pupuntahan niya po ako hanggang sa hindi ko na po siya makontak. Lumuluhang kwento ko. Napakunot naman si Mrs. Pascual nang noon niya. Diyos ko, mahabaging langit. Baka naman may nangyaring masama sa kanya. Kailangan na nating i-report kagad yan sa mga pulis. Natatarantat na babahalang tura nito, kaya mas lalo lang ako napaiyak. Pero nung isang beses na nag-ring po yung cellphone niya, ay may sumagot po na boses ng babae. Garagal na ang boses ko. Halos hindi ko na mabigkas ang sasabihin. Lumapit na sa akin si Mrs. Pascual, sabay haplos nito sa likuran ko. Kaya upang maibsan ng sakit at bigat na dinadala, ay kinuwento ko na sa kanya ang lahat. Matagal ko nang kilala si Mrs. Pascual at alam kong hindi naman siya mapanghusga. Mas naging mabait pa nga siya sa akin kahit hindi kami naman magkadugo kumpara kay Tia Cora. Nagpakilala pong fiancé ni Jace, kaya nagtaka din po ako kasi papaanong napunta sa babaeng yun yung cellphone niya. Umiiyak na kwento ko pa, kaya saglit na natigilan ang Gina na parang may naiisip. Marie, ayaw ko na sanang dagdagan yung hinala mo, pero dapat siguro malaman mo rin ito. Aniya, kaya napatigil ako sa paghikbi at seryosong mukhang tumingin sa kanya. Hindi ako nagsalita para hayaan itong ipagpatuloy ang sasabihin niya. Noong nakaraang linggo, kasi nakita ko si Jace na may kausap ni isang maganda at sopistikadang babae. Mukhang mayaman, napansin ko na mahigpit yung paghawak ng babae sa braso niya na parang may malalim silang ugnayan. Ayaw ko sanang bigyan ng mali siya eh, pero nung nakita kong humalik yung babae sa pisngi ni Jace ay nagduda na ako. Pasensya na, hindi ko sinabi kagad kasi ayaw ko namang manghimasok sa relasyon ninyo. Isa pa, hindi ko rin masyadong pinagtuunan ng pansin kasi baka ako eh kliyente niya lang na nagpapapaint, pero dahil dyan sa sinabi mo ay napagtagpi-tagpi ko rin ang lahat. Kahit ako hindi ko naman siya lubhang kilala. Wala akong alam sa background ng pagkatao niya, kaya malaki din ang posibilidad na baka talaga may lihim na pagkatao siya. Baka nagpapalamig lang yun ng ulo, kaya napadpad dito. Mahinahon at matapat na kwento ni Mrs. Pascual na parang dumurog ng pinong-pino sa puso ko. Si Mrs. Pascual ang tipo ng tao na hindi sinungaling at gumagawa ng kwento, kaya alam kong lahat ng sinabi niya ay totoo. Shit, ang sakit. Nakagat ko ang ibabang labi para pigilan ang sariling humagulhol ng malakas. Nanginginig ang buong katawan ko sa magkahalong galit, sakit at pagkabigo. Ano nga namang alam ko sa buong pagkatao ni Jace, gayong nagpadala at naniwala agad ako sa ilang linggo at buwan ng pagkakakilala namin. Ako itong tanga at utu-utu na napakadaling mabilog. At walang ibang dapat sisihin kung hindi ang sarili ko rin na masyadong nagpakatanga. Normal lang na masaktan, Marie. Pinagdaanan ko na yan sa unang nakarelasyon ko. Makakapag-move on ka rin.
Napakaganda mo pa at napakabata. Makakahanap ka pa ng masigit sa kanya. Dinamayan ako ni Mrs. Pascual sa paghihinagpis ko. Maraming pangaral sa akin ang ginang, ngunit hindi ko magawang makinig dahil hindi ko naman masabi sa kanya na nagdadalang tao ako. Gulong-gulo pang isip ko ngayon. Gusto ko lang na umiyak para ilabas ang napakasakit at kapighatian na nararamdaman ng puso ko. Dala ang susi ay muli ako nagtungo sa unit ni Jace at binuksan nito. Walang nagbago sa ayos, maliban lang sa ilang nadagdag na painting na nakahilera. Tinignan ko isa-isang mga ito at nakita ko na halos mukha ko nakaguhit at ang masumagaw na atensyon ko ay ang painting na magkasama kaming dalawa ni Jace. Walang kapaguran na naman na tumulong mga luha ko habang nakatitig sa naturang painting. Nakapa kami nakangiti habang nakaakbay siya sa akin. Gusto kong bigyan ng magandang ibig sabihin ng mga painting na ito. Ngunit, paano na ako maniniwala? Gayon tuluyan niya na akong iniwan. Papaano pa ako kakapit sa pag-asang baka mahal niya rin ako? Gayong nakatali na pala siya sa ibang babae. Marahan akong umupo sa kama sa puwang aking maliit na sinapupunan. Mas lalo pang bumigat ang pakaramdam ko dahil bawat sulok na nakikita ko'y nagpapaalala sa akin sa mga panahong masaya kami magkasama. Sa panahong paniwalang paniwala ang inosente kong kaisipan na seryoso siya at hindi niya ako kailanman lolokohin. Masyado akong binulag ng pagmamahal ko, nabulag sa lahat ng pinapakita niya na pawang kasinungalingan at pagpapanggap lang pala. At sa dami ng babaeng pwede niyang lokohin at paglaruan ay ako pa itong pinili niya na bibiktimahin. Marahil dahil tanga ako, utu-utot napakadaling bilugin. Tama si na Lexa? Kinilig-kilig pa ako at nagpaka-proud pero panandalian lang palang lahat dahil may ibang babae na mas karapat dapat sa kanya. Sino nga naman ako para seryosohin? Isa lang naman akong hamak na pobreng babae na nagkandakuba sa paghahanap buhay para may pantustos sa pag-aaral at pangkain araw-araw. Walang nakaka-proud si isang dukhang kagaya ko. Wala namang kamahal-mahal sa akin. Na ultimo tiyahin ko ay tinakwil ako dahil hindi na ako mapakinabangan. Yung pakaramdam niya na wala na akong silbi ngayon na nagdadalang tao na ako at dagdag problema lang ako sa pamilya nila. Magang-maga ng mga mata ko. I feel so alone. Ganito palang pakiramdam ng pinagsakluban ng langit at lupa. Yun bang nasa isang sitwasyon ka na ipit ka? Yung pakiramdam na parang wala nang solusyon ng lahat. Nasa kalagitnaan ako ng paghihinagpis nang tumunog ang cellphone ko. Matamlay ko itong sinagot ng rumihistrong numero ni Claire. Ate Marie, kamusta? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Nag-aalala na kami ni Cecilia sa'yo. Concern na tanong nito sa kabilang linya. Ilang beses ako napalunok ng laway para ayusin ang sarili. Yung hindi nito mapapansin ang basag na boses ko dahil sa pag-iyak. Ngunit, bago pa man ako makasagot, ay narinig ko bigla ang boses ni Tia Cora sa kabilang linya. Ang gaga ba yan? Akin na! Nanito na halatang inagaw ang cellphone ni Claire. Hoy malandikan tanga ka! Ano na? Hindi ka sinipot ng pinagmamalaki mong lalaki ano? Sinasabi ko na nga ba? Yan ang napapala mo sa kakatihan mo. Huwag na huwag ka nang bumalik pa dito, puta ka! Dumagdag ka pa ng palamunin. Bahala ka na sa buhay mo. Tutal, inuna mo pa yung kati mo. Eh di panindigan mo yan. Naririnding bulyaw nito sa akin sa kabilang linya, kaya napapikit na lang akong nilulunok ang bawat masasakit na salitang sinabi niya. Ma, ano ba? Tama na! Hello, Ate Marie. Saway naman ni Cleo na ngayon, siya na may hawak ng cellphone. Rinig ko pa ang mura ni Chang, pero hindi ko na inintindi. Wala na namang bago. Claire, ayos lang ako. Huwag niyo na akong alalahanin magkapatid. Kaya ko to. Sanay na ako dito. Ako pa ba? Pagpapakatatag ko ng kalooban para hindi na rin sila mag-alala pa. Ate Marie, pasensya ka na. Wala kaming maitutulong ni Cecilia sa iyo ngayon. Ayos ka lang dyan? Tawagan mo pa rin kami ha? Magkamustahan tayo palagi. Umiiyak na tura nito. Dahil alam kong wala ng pag-asa pa na muli ako makatapak sa pamamahay ni Tia. Hindi na rin kami nakapag-usap pa ng matagal dahil inagaw ni Chang ang cellphone ni Claire at pinatayan ako ng tawag. Ang huling narinig ko na sinabi niya ay palalayasin daw niya ang magkapatid kapag muling kumontak sa akin. At wala akong ibang makakapitan at masasandalan ngayon kung hindi sarili ko lang. Kaya sa bawat hakbang na susuungin ko, ay kailangan ko na matinding pagplano at sisiguraduhin kong uunahin kong kapakanan na magiging anak ko kaysa sa kapakanan ko.
Kahit nakapalit nito ang pag-aaral ko, ang kinabukasan ko na makapagtapos. Buong magdamag ako na natili sa unit ni Jace. Kahit galit ako at nasasaktan, ay umaasa pa rin ako na baka uuwi siya o baka kunin niya man lang yung mga gamit niya na naiwan dito ng sagayon ay makapag-usap kamit marinig ko man lamang ang mga paliwanag niya. Ngunit nabigo lang ako ni maski anino niya ay wala na atang balak na magpakita pa. Kaya naman, buong magdamag ko rin pinag-isipan ang napakabigat na desisyon ko. Magang-magana mga mata ko, pero minuminuto kong pinapangaralan ng sarili na ngayon lang dapat ito. Bukas sa mga susunod na araw ay wala na akong luhang sasayangin. Kailangan kong magpakatatag at magpatuloy sa buhay. Alang-alang sa batang nasa sinapupunan ko. Marie, nagdala ko ng pagkain. Kumain ka na. Ang tamlay-tamlay mo na. Nangangayayat ka pa. Nag-aalalang tura ni Mrs. Pascual, sabay lapag ng dala nitong pagkain sa mesa. Maaga itong nagtungo sa unit ni Jace para kamustahin ang kalagayan ko dahil alam naman niyang dito ako natulog. Nanghihinang tango lang ang naging sagot ko bago nagpasalamat. Maraming salamat po sa lahat ng tulong mo, Mrs. Pascual. Hindi ko po kayo makakalimutan. Puno ng sinseridad na turan ko. Naluluhan na naman. Bata ka, ano ba yung pinagsasabi mo? Para ka namang namamaalam. Takang sagot ng ginang. Oo't namamaalam na talaga dahil buo na ang desisyon ko na umalis ng San Agustin. Bala ko makipagsapalaran sa malaking syudad para makahanap ng trabaho, makapag-ipon man lang sa panganganak ko. Magkano lang kasi ang kitaan dito, idagdag pa ang pangungutya ng mga taong mapanghusga, gaya nila Lexa na nakakadagdag stress lang. Ang dami ko nang naranasang masasakit na salita mula sa kanila kahit wala pa nga akong ginawa. Ano pa kaya ngayong kapag nalaman nilang buntis ako at tinakbuhan ng lalaking pinagmamalaki ko sa pag-aakalang seryoso at mahal din ako. So tama ngang naiisip ko, may bala ka talagang umalis? Muling tanong ni Mrs. Pascual nang di ako kagad nakasagot. Nanghihina akong tumango kaya tinabihan ako nito sabay tapik ng balikat ko. Saan ka naman pupunta? Uuwi ka ba sa tiyahin mo? Paano ng pag-aaral mo? Hindi ba't graduating student ka na? Ilang linggo na lang pasukan na ulit. Sunod-sunod na tanong nito kaya napahinga ako ng malalim bago sumagot. Hihinto na po muna ako. Kailangan ko po kasi makapag-ipon. Dahilan ko, nihiya pang sabihin ang totoong sitwasyon ko. Naku, sayang naman. Hindi ba't matagal mo ng pinangarap ang makapagtapos? Bakit ba nag-iisip ka ng ganyan? Dahil ba kay Jace? Takang tanong pa nito kaya hindi ko na natiis pa at tuluyang ipinagtapat na sa kanyang lahat. Mrs. Pascual, nagdadalang tao po ako. Naluluhang pagtatapat ko na ikinaawang ng labi nito sa gulat. Itinakwil na po ako ng tiyahin ko dahil wala pong ama na mananagot nitong pinagbubuntis ko. Gustuhin ko man pong magpatuloy sa pag-aaral ay hindi na po muna maaari dahil mas kinakailangan ko pong magtrabaho at makapag-ipon para sa panganganak ko, para po sa amin ng baby ko. Garalgal ang boses na sambit ko, sabay haplos ng aking sinapupunan. Diyos kong bata ka! Naiyak na sambit ng ginang sabay yakap sa akin, kaya napayakap na rin ako sa kanya at tuluyang napahikbi. Wala siyang anumang sinabi, ngunit sapat na ang yakap niya para maramdaman ko ang labis na pag-aalala at malasakit niya sa akin. Nakiusap ako sa kanya na sana'y wala nang iba pang makakaalam sa totoong sitwasyon ko. At nangako naman ang ginang na wala siyang ibang pagsasabihan, na kahit para bumalik si Jace dito ay mananatiling sikreto ang lahat lalo pat sinungaling daw ang lalaking yun at manluloko. Tamang-tama pala, may pinsan ako sa Maynila na nagmamayari ng isang malaking grocery store. Nagpapahanap sa akin ng isa pang tindera, gusto mo bang mamasukan? Mabait yung pinsan ko na yun na si Charita at malaki din magpasahod. Tsak na makakapag-ipon ka, alok ni Mrs. Pascual na ikinaaliwalas ng problemado kong mukha. Talaga po, ayos lang po ba sa kanya na isang buntis ang mamamasukan? Paniniguro ko pa at tumango ng ilang beses ang ginang. Wala yung magiging problema, ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Kilalang kilala na kita, Marie, at alam ko napakasipag mong bata. Tsak naman na magagampanan mo ng maayos ang trabaho ng hindi naapektuhan ng pagbubuntis mo. Isa pa, hindi ka naman nag-iisa doon. Turan pa nito, kaya muli ako napayakap sa ginang at buong pusong nagpasalamat. Kung ang mundo'y puno ng mga taong kagaya nila Lexa,
Tiyak Cora at Jace na mapang-api, manluloko at sinungaling. Nagpapasalamat ako na may isang kagaya pa ni Mrs. Pascual na mabait at handang dumamay sa panahon ng kagipitan. Maswerte pa rin ako na may taong tulad niya na nakikitang halaga ko. O siya, kumain ka na't ayusin mo ng gamit mo. Bukas na bukas ay ihahatid kita doon. Kailangan ko na munang umuwi para tawagan si Charita. Paalam nito't nakangiti akong tumango. Nang makaalis ang ginang ay mabilisan kong kinain ang dinala niyang pagkain. Parang bigla akong sumigla sa panibagong pag-asa. Akala ko wala na akong patutunguhan. Makikipagsapalaran dapat ako na walang kasiguraduhan. Pero ngayon ay may tamang direksyon na ibinigay ang puong may kapal sa akin. Kay buti pa rin niya higit kailanman ay hindi niya ako pinabayaan. Pagkatapos kumain ay unti-unti kong niligpit ang mga gamit ko na nasa unit ni Jace. Napakabigat ng damdamin ko ngunit pilit ko na itong nilalabanan ngayon. Ayaw ko ng panghinaan ng loob. Sobrang nakakapagod ng umiyak. At habang nililigpit ko mga damit ay minalaglagan ng mga larawan na nakasiksik pala sa may damitan na nasa cabinet. Kaya isa-isa kong pinulot ang mga ito. Napangiti na lang ako ng mapait habang tinitingnan ang bawat kuha. Mga larawan namin ito ni Jace nung magkasama kaming namamasyal sa park at sa beach. May mga stolen shots na mukha ko na abuting ang nakangiti habang kumakain ng street foods at marami pang iba. Kaya yung inakala kong ubos ng mga luha ko sa kakaiyak, ng ilang araw hindi pala tuluyang naubos dahil nagsimula na naman itong malaglagan ulit. Ayaw ko na, please lang tama na, maring pangaral ko sa sarili, sabay punas na mga ito gamit ang palad. Napaka-traidor na mga matang ito, sana lang talaga ito ng huli. Niligpit ko na lang mga larawan kasama ng mga damit ko. At least man lang may naiwang masasayang alaala kahit napakasakit na bigla ang pag-iwan sa akin ni Jace. Masasayang alaala kahit paman kasinungalingan at pagpapanggap lang yun para sa kanya. Na kahit hindi na kami muli pang magkita ay may maipakita man ako sa anak ko balang araw. Na hindi ko lang basta gawa-gawa ang kwento tungkol sa amin ng ama niya. Lumabas ako ng unit ni Jace na napakabigat sa aking dibdib. Marahil dahil ito na ang huling pagtapa ko sa lugar kung saan una kong nakilala ang lalaking buong puso kong minahal. Sa lugar kung saan unang tumibok ang inosente kong puso. Sa lugar na saksi ng buong pusong pagpapaubaya ko sa sarili. Ang lugar na saksi din sa aking pagkabigo. Paalam Jace, salamat sa naiwang alaala. Emosyonal na turan ko sabay hawak sa aking sinapupunan bago ko tuluyang tumalikod para lisanin ang lugar. Sud kong tinungo ang boarding house ko para mabilisang iligpit ang aking mga gamit. Pasalamat ako at wala dito ang mga haliparot na sina Lexa at mga alipores niya kaya walang pandagdag sa stress ko. Ayaw ko na kasi ng gulo lalo pat alam kong naapektuhan ang baby ko. Punong-puno pa rin ako ng emosyon, lalo pa tatlong taon din ako nanirahan dito. Pero sadyang ganito ang buhay, may mga pangyayari talaga na hindi natin kontrolado na naging dahilan ng pagbabago ng desisyon natin. Basta ako, alam ko na itong pinakatamang desisyon na gagawin ko. Alang-alang sa kapakanan ng anak ko, dodoblihin ko ng tapang ko para harapin ang panibagong buhay. At syempre, hindi ako magsasawang magdasal ng paulit-ulit. Para gabayan ako ng may kapal sa panibagong landas na tatahakin ko makalipas ang 5 taon. Congratulations! You passed the initial interview and you are invited for the final interview tomorrow. Kakabukas ko pa lamang sa aking cellphone at ito agad ang email na bumungad sa akin. Unang basa ko pa lamang sa mensahe ay napatili na ako sa saya. Sa wakas, kinontak din ako kagad ng kumpanyang ina-applyan ko bilang isang receptionist sa isa sa napakalaki at sikat na hotel sa buong Asia. Mama, why are you so loud? I'm sleepy pa! Nagmamaktol na turan ng aking 5 taong gulang na anak na si Casper. Biyasa tuwi dito magsalita ng Ingles dahil sa mga napapanood nitong palabas sa cartoons. Gustuhin ko mang maging isang simpleng batang anak ko. Ay wala akong magagawa dahil talagang inborn ang katalinuhan nito. Idagdag pa na super gwapo to at mistisuhin ang kutis niya. Kaya kadalasan din itong napagkakamala ng anak ng isang mayaman. At aaminin ko napakalaki ng pagkakahawig nito sama niyang si Jace. Ang lalaking nang iwan sa akin 5 taon ng nakakaraan.
at hindi na kailanman nagparamdam pa. But he was just a part of my past at wala na rin ako naging balita pa sa kanya. Matagal na rin ako nag-move on kahit pa man may mga panahong naalala ko pa rin siya. Kinukusot pa ni Casper ang mga mata na halatang nabitin sa tulog. I'm sorry, baby. Come to mama. Masayang ani ko sa kanya na kagad din niyakap na mahigpit. Sorry for disturbing your sleep. Masaya lang kasi si mama anak dahil finally may work na ulit si mama. Mabibili na kita ng maraming toys. Naluluhang turan ko dahil sa saya. At gagawin kong lahat upang makapasa ako sa interview. Matagal ko nang pinangarap na makapasok sa isang malaki at magarbong hotel kahit pa man nasa pinakamababang posisyon lang ako. Pero ngayon ay masigit pa sa posisyon na pinangarap ko ang binigay na may kapal sa akin. Sa awa ng Diyos ay natapos kong kurso sa tulong na rin ng napakabuting ginang na si Tita Charita, ang pinsan ni Mrs. Pascual na siyang may-ari ng grocery store na pinasukan ko ng halos 3 taon. Dahil byuda at walang anak ay ang butihing ginang ang tumayong magulang ko sa panahong nanganak ako hanggang sa unti-unti nang lumaki si Casper. Sa loob ng 3 taon pamamasukan ko bilang tindera ay nakapag-ipon ako kaya tinapos kong 1 taon na kulang sa kolehiyo habang si Tita Charita ang naging katuwang ko sa pag-aalaga kay Casper at nagbibigay na rin ng pandagdag allowance ko. Hanggang sa gumraduate na nga ako at 1 taon ding nagtrabaho sa malalaking department store. Naisipan ko mag-resign dahil naghangad naman ako na makapag-apply sa kumpanyang related sa natapos kong kurso, lalo pat pangarap ko talaga makapagbarko balang araw. At ang magiging experience ko sa hotel ay malaking tulong para matupad kong pangarap na yon. At ginagawa kong lahat ng ito para mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko. Naranasan ko ng lahat ng hirap noon kaya hindi ko sasayangin ang oportunidad para guminhawa ang buhay namin. You don't need to buy more toys, Mama. Marami pa naman akong toys eh. You should buy more foods for us na lang po. Malambing na sagot na anak ko na mas lalong kinataba ng puso ko. Mas matured kasi ito mag-isip kumpara sa ibang batang kaedaran nito. Hindi ko akalaing na kaya kong lahat ng naranasang hirap at sakit noon. At napalaki kong anak ko bilang isang mabuting bata. Malungkot man ang kwento ng buhay ko, si Casper naman ang nagbigay kulay noon. Napakaswerte ko sa aking anak na siyang bukod tangi kong kayamanan. Sadyang may dahilan ng lahat at hindi ko pinagsisisihan ang minsan kong nagmahal dahil nagbunga yon ng isang Casper sa buhay ko. Thank you sa pag-unawa mo kay mama anak. I love you so much. I promise to do everything just to make you happy. Paulit-ulit kong sinasabi to sa anak ko at hindi ako kailanman magsasawa. I love you too, mama. I will promise to be a good boy. I will study hard para paglaki ko, ako naman po maghahanap ng work so you can rest. Mas lalo kong naluha sa tinuran ng anak ko. I hug him so tight at pinupugot ng halik sa mukha. Ganito katalinong anak ko, na pati sa pagsasalita'y tuwid na itong pakinggan at fluent pa. Matapos sa madrama eksena namin mag-ina, ay pinatulog ko ito ulit. Tinabihan hanggang sa nakaidlip din akong muli. Maaga akong nagising kinabukasan kaya nagluto agad ako ng almusal para kay Casper bago naisipang maghanda para sa final interview ko. I wore a simple executive outfit, a white dress shirt with a black blazer on top. Pinaresan ko rin ito ng isang black leather court shoes. Natutuwa akong pinagmasdan ng sarili sa harapan ng salamin. Kahit simple ay napakasopistikada kong tingnan dahil sa natural na pinkish na balat ko. Kaya napagkakamalan din akong may lahi kahit purong Pilipino ang namayapa ko mga magulang. Ang pagkamistisa ko naman ay nakuha sa namayapang abuela na may dugong Kastila at mas pumuti kasi ang kutis ko magsimula ng manirahan dito. Gumanda rin ang hubog ng katawan ko dahil nagkalaman ako at lumaki ang balakang matapos manganak. Palagi nga ako napagkakamalang dalaga na kahit sino. Kaya kahit single mother ako ay marami pa rin nagpapalipadhangin sa akin. Kaso hindi pa malang nakakapanligaw ay pinaprank ako na wala akong balak pumasok sa relasyon dahil nasa anak kong focus ko. Kontento na talaga ako kay Casper kaya sa ngayon ay wala pang bagay na yun sa isip ko. Siguro ay masyado rin nabuhos ang pagmamahal ko noon kay Jace. Kaya medyo nagkatrauma na rin ako. And for my final touch ay tinalian ko na lang mahabang buhok at naglagay ng light makeup sa mukha. Saktong patapos na ako nang siya naman ang pagdating ni Tita Charita.
Siya kasi ang kusang nagpresinta na mag-aalaga kay Casper. Binala ko na nga sanang kumuha ng yaya, kaso ayaw niya naman. Nawiwili siya masyado kay Casper na tinuring niya na rin parang tunay na kadugo. Ang grocery store niya naman kasi pinapamahalaan na ng isa niyang pamangkin ngayon, kaya wala na siyang ibang pinagkakabalahan. Ta, magandang umaga po. Magalang naturan ko sabay mano. Wow, ang ganda mo naman lalo, Marie. Puro nito sa akin habang hinahagod ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Para kang hindi aplikante, nagmukha kang may-ari ng kumpanya eh. Hindi magkamayaw na puri pa nito. Salamat ta, pinamulahan naman ako ng mukha sa labis na papuri ni tita. Sinuyot ko muli ng tingin ng sarili sa harapan ng salamin at baka kasi masyado akong trying hard tignan gayong receptionist nang naman ang a-applyan ko. Ang sabi kasi sa pinadalang email ay magsuot ng formal at presentable sa interview. Isa pa hindi pipitsuging kumpanyang applyan ko, kaya nararapat lang na magmukha naman akong disente. Wala naman ako nakitang mali dahil totoong simple lang ito. Bumagi lang talaga sa akin dahil sa balangkinitan na katawan ko. Kinuha ko na rin ang kanyang shoulder bag at folder bago muling bumaling kay tita. Aalis na ako ta, siya nga pala tulog pa si Casper, kaya ikaw na lang po ang bahala magpakain sa kanya. Kumain ka na rin ta, may nakahanda na po sa mesa. Bilin ko na ikinatango na mabilis nito. Walang problema Marie, sige na't baka matraffic ka pa sa daan. Tugon ni tita kaya niyakap ko ito ng mahigpit, puno ng pasasalamat. Pumasok ako saglit sa kwarto para humalik sa pisngi nang natutulog na si Casper. Marahan kong hinaplos ang mukha ng anak ko. My son is my strength and my everything. Sa kanya ako palagi kumukuha ng lakas. Mahimbing pa rin ang tulog nito kaya hindi na rin ako nagtagal. Palaging maasahan si Tita Charita sa pag-aalaga sa anak ko at mahal na mahal niya rin ito kaya panatag ang loob kong umalis. Good luck Marie! Sa ganda mong yan, baka pati ang may-ari ng a-applyan mong hotel ay mahumaling sa'yo. Baka hindi ka pa malang na-interview, hired ka na kaagad-agad. Pabirong tura nito sabay tawa, kaya natatawa na rin akong lumabas ng apartment. Nang makalabas sa inupahang apartment ay pumara kagad ako ng taxi. Maaga pa naman, but I wanted to be early. Kaya maaga din ako nakarating dahil hindi pa rush hour. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman habang nakatayo sa harapan ng matayog na gusali ng 5-star hotel, ang Garcia Diamond Suite. Na pangalan pa lang ay halatang luxurious na. Hindi ko alam kung bakit bigla ko nakaramdam ng hindi mapangalan ang emosyon habang humahakbang papasok sa loob. It's just weird. First time ko pa nga lang makatungtong sa gusaling ito, but I already felt something unexplainable. Nagwawala ang puso ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Bakit kayo biglang nakaramdam ng kaba si Marie? Ano ang mangyayari ngayong lingid sa kanyang kaalaman na ang hotel na pag-a-applyan niya ay pag-aari ng pamilya ni Jace? Eto na nga ba ang tamang panahon para sa muli nilang pagkikita? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.